questions na natunghayan din natin kanina. But Yuzong is on. Kinuha na kagad yun. Binigay na ng Archangel Esports. Sabi nila, we're very willing to give you the Yuzong. Go for it. But the interesting part here, dumiretso na tayo sa second rotation, sa third rotation of pick. Signal Ultra will be rolling a Yuzong and Lancelot. Yuzong Lancelot combo, pare. Yun pala yung gusto kong i-take note doon. So ngayon, walang supports on the side of Signal Ultra. This is a side lane Yuzong, side lane Tams, and funneled Lancelot. Kanina, we're used to seeing these teams na ginagawa nila, inuuna nila yung mga supports. But this time, gusto ko yung adjustment mula sa Signal Ultra. Inuna nila yung course nila. Ayaw nila magkaubusan ng course. Ngayon, pwede nilang gawin, ipitin yung Archangel sa next court this time. Pero nag-react yung Archangel. Ganon din ka-intense. Ang ginawa ng Archangel, nag-dirot agad. Alam nila kaagad na pwede silang ubusan. Yeah, sa totoo lang guys, ito, turuan ko kayo ng napakadaling way to digest on how to approach the draft, no? Bawat phase ng draft may focus. So, kaya ang focus nung una, support, o minsan course, o minsan tank. Kung ito ang napapriority mga course, ang madedenize sa inyo, mga tank or support. Yun so, kaya ginawa ng Archangel dito, niremove na yung Kufra. Naremove na rin yung expert dito. Pero sabi ng Archangel, hindi na kasi yung tanks natin nagde-devalue. Na-observe ko rin parang nagde-devalue na rin yung ano, yung mga tank tanks talaga. Games, eh. Plus, nakuha naman na natin yung Atlas. Okay na tayo, di ba? So talagang ano na tayo ngayon, parang more on looking to the support na talaga. And they got the, and fighters get the show. Louie and Joy dito. Oh. Remember ko lang, papanalo si Signal Trata DJ Hero that was of that Louie, no? Ginamit yung Louie, kinambak ng Signal Ultra yon, ginamit yung Louie para makarating sa likod as their Lord has been pushing, no? That is in favor of Signal Ultra. And that's where Signal Ultra was able to take a win on that game number 3 despite losing in gold, despite losing in terms of kills and even map control, di ba? Kinambak yung game 3. And sabi nila, ganun ulit. We're going with the Louie, the diversion ring. Yung ultimate ng Louie with the teleport mechanic, yun yung dahilan, di ba? Question Bu. But this time, may bago na namang sila nung game 1. Sila nung game 3. Kaya din sila nag-chango. Man, same thoughts as you. Man, since ito ang first game, ipakilala muna natin ang mga players natin. Si Rhea gagamit ng Tams. Tus Jin, ang Yuzong, si Hades, ang Lancelot, Imbadie, ang Louie, Ben, Sanity, ang gagamit dito ng Johead. Meanwhile, on the right side ay ang Archangel Esports. You got Eason here para sa Atlas. Keke naman sa Pupol and Cupa. Saksa dito para sa Dairot. Yasuo for the Choen. Escalera for the Chango. Itong mga pangalan na to guys, tandaan nyo itong mabuti. Tandaan nyo ito. Anytime soon, after this night, 5 sa 10 pangalan na to ay professional players na. Definitely, Kuya Shinbu. Actually, ngayon pa lang, pinapatunayan na ng dalawa na deserve nila yung slot ng MPL. Men, pwede natin tignan dito yung mga skills ng dalawang teams. Look at this, 5-man flicker para sa Archangel. I think they really want to dodge out the duality vacuum na hinahatid ng isang Louie. Kasi biglaan yun eh, hindi siya kagaya ng Kufra na pwede mong i-purify agad. So, ibig sabihin with that 5-man flicker, gustong umaksyon ng side ng Archangel dito. Meanwhile, Signal Ultra, iwas posoy naman sila ngayon. 3-man purify plus meron silang itang retribution. So, again, men, magkaibang timpla ng playstyle para sa dalawang teams. Pero now that we have an idea of the damage na pwedeng ibuga ng isa't isa, men, maano na sila, maingat na sila. Pansin ko napaka-maingat na nila, no? Oo, wala lang parang super invade na nagaganap dito. They still go for the hats. They can still punish Yasuo here. No sense of actually escaping that one talaga. Kita mo naman, dinaanan ka lang ng smart missiles eh. But in terms of trade pa rin for kills, Archangel na nakakatingas pa rin dito. Dalawa, pero paunahan sa push to. Both of the teams mirroring themselves. Sino ang mas mabilis? No normal ng tower. Take note na madami ang Archangel. Napasabit ng combo ng lingkupan ng Atlas. At may Dairot pa nga. Kuya Mushin, hindi man nabasag ang tower. Nakakuha pa sila ng extra kill. So medyo tabla pa rin yung gold natin ngayon, Shinbu. Pero look at how Escalera moves here. He also rotated for the mid lane side para ishove yun, no? So talaga na-efficient yung push dito and pressure. That leaves some members of Signal Ultra to occasionally just stop onto the mid lane side. And Archangel is still able to establish pressure kahit papano dun sa bottom lane. Pero tama ka, Torre pa rin ang successfully nakuha dito ng Signal Ultra. Alam na kasi ng Signal Ultra din na mas mabilis silang no normal kasi supports yung nasa bottom lane. Diba? Yung Dairot, actually, napalaban sila. So, dumepensa sila dito, willing to give up a life
for a tower. And mind you, Tori talaga ang tunay na kalaban sa mundo ng Mobile Legends. 3 minutes, pare. 100 lang ang kalamangan. Intense na naman. Mangyayari ang susunod na laban for sure sa next Turtle Take. Wala kang pumuesto para sa Turtle dito eh. Kasi alam nilang predicted din ang kabila yun. They're actually trying to control the side lanes muna. And look kung saan man mag-rotate yung iba mga membro dito. Pero Signal Ultra nakakuha na. Face check. Escalera. Huli ka, bata. Huli ka, Eska, and pero hindi, may counter go! Si Tyron dito with Abyssum Strike! Meron bang Spectre Step? Aabot ba? Pero mukhang hindi naaabot dahil pop the second skill by Cyclone out! Yeah. Cyclone Eye out! There you go, nakakuha ng isa ang signal pero may bawi ng konti ang RTJ. Ang galing din ng laro dito, walang overcheese na basta ginagawa bawat isa, no? Kahit makikill na sana yung Joy, they're not fully committing on that part. Nung nagpakita ka agad sa Hades dito sa Gedli, yun ang pinansin ka agad ni Saxa dito. Pero yeah, a very unfortunate face check mula dito, Escalera, pero drill-up niya na. Ang ganda naman ang ultimate dito, yung Shanguskin na yan. Ano yan, mga kaibigan? Dragon for that part, wala pa rin kill and casualty ding makakuha ka agad. Tushjin has to walk away, wala nang ultimate dito. Ang ating Yuzong, habang may iwan naman doon na parang walang gulong, yung ating Johead. We are angry at Sanity here is dead na rin din. And now let's see here kung may susunod pang didiin. That's gonna be Hades. Flick. Ayun din. Puncture out. I think that should be it. Men, nakuha dito ng Signal Ultra yung Turtle. Pero I think makukuha pa rin ng Archangel yung positioning na gusto nila. Yes, yeah, merong konting gold sa Signal Ultra. Pero men, yung zone, ang ganda. Violet. Rewrite the stars. Swag na swag yun eh, no? Disco lights. Oh, disconnection, oh. Disconnection notice! Walang nakita talaga tong skin na to. Ako din! Then again, kanina pag gusto kong kontrolin ng Archangel itong bottom side, Kuya Shinbu, with the kills that they're having, okay na sila doon. Iti-take nila yon kasi that is still gold, that are still items. And, men, take note, Saxa 401 na. This is one new Dairot type ng lineup na sumasama. Ngayon ako nakita ng Dairot na sumasama. Usually nakikita ko yan sa gilid lang, Gedli lang, side lane. But this is something new. Archangel playing aggressive. But then again, this is Signal Ultra that they're facing with. Kuya Shinbu, ganito din yung nangyari nung game number 3. Yeah, with yeah, yes, yes. Again, this is Haluyi. Kailangan nila mag-ingat sa positioning ng mapa. There you go, pare. Dali dito. Unstoppable already. Unlock, mga kaibigan. Medyo Vera ang nakikita natin natutunghayan dito sa medyo kagitna. Tanner's gonna be the vacuum. Done in by Haluyi. Imbarijin getting focus on. Drinap siya dito ng mga stars ngayon na ginagawa ni Escalera. Habol doon. Yung dragon. Tushjin has to walk away. Of course, goes for another form. And goes to turn. He tries to bring backlots of AOE being delivered to that. And the PNK getting destroyed. Yes, way to the front line. Gets the kick pinalamon. Tushjin. Makukuha ng defense sa yung dragon. And now get Escalera. Flickering in na naman. Oh, eto na babagahon ng dragon at isa pa! Tinulak, tinulungan pa! Ni Kuya Ben Sanity na muntikan. Man, let's talk about range! Yun yung gustong sabihin dito ng Archangel Esports. Yes! Ulitin mo nga yun! Ano yun? Range! Let's talk about range, bro! Dito sa Gillette! Instant replay! Tignan mo naman si Escalera, man! Meteor shower ng libre! Mula sa Gedli! Sayang doon yung mga setup ng vacuums na ginagawa ni Imba DJ, but the range, bro, na ginagawa dito na Escalera, yun yung nagbibigay sa kanila opportunity maging damage. Look at this, si Ben Sanity, pulado na rin siya pero kinagat na naman ng earth. Shenron dito nagpaparamdam lang, mga kaibigan. Ang ganda talaga para uri ng laban na tutunghayan natin sa ganitong kalibring organisasyon at sa ganitong kalibring mga players. Signal Ultra and Archangel Esports, look at that, that's 311, no? Archangel Esports, yes, tall, they have the gold lead, pero nakita na natin to doon sa game number 3. Hindi ka pwedeng mag-assume na lamang ka sa Signal Ultra, not to mention yung mga turtles lagi nakukuha ng Signal Ultra, pansin ko lang. Yun nga, so may extra sustain, magmumula doon. Aray ko, babe! Ang dami tinig! Kapag 1,000 needles! Parang ganun yung nangyari, 1,000 years! What? Grabe yan. Yun yung Luyi, nakita yung Luyi, nilapagan agad ng ult. Nilapagan eh, kumbaga yung si Chango eh, bibigay ko sa yung between. Tapos ayun, tingnan mo, may ult ulit. Ihirit lang tayo ng konti, may ult ulit yung Chango. Oo nga, ang bilis ng ult. Ang bilis ng call. Hindi nila ma-reach agad yung Chang'o. Eh again, but, if you kailangan mo mag-puncture dyan eh. Pero mukhang huli na nga. Masyado maaga. Yung mga side lane farms na Escalera dito, nabasa ngayon ng Signal Ultra. But the problem here is, let's see. Yasuo goes all in on Hades. Puncture in. Flicker din. Yasuo finishes that. Aba, may badge pang ginawa. That's gonna be also the Fatal Links of Beautiful mula sa Archangel Esports. Escalera. Dragon.
Nakadyan to, wala kami na. May dragon na dumating. Let's go to Jin then. Tingnan natin kung meron ba magagawa si Yasuo dito. Yup, yup. Rhea. Emoticon, Rhea as well into the front line. Pero Kasam Lip is connected without any counter at Inferno on. And that's it, ladies and gentlemen. An official wipeout. No, not this. Actually, an official na wipeout talaga na nagawa ng Archangel Esports without the need for Escalera. 2-4-5 and look. Let's look to the Gillette Instant Replay. Ladies and gentlemen, setup after setup para sa Archangel Esports dito. And his favorite hero right now, the Atlas. With the Dominance Eyes, best counter. Ito na naman, isa na naman, Benz Anti. Mukhang pupunta na sa kawalan itong Johed na to, 6 to 17. And another free turtle na naman ata to. May paewan ko ha, I mean this is too early to tell, pero parang may pagka-setup god si Eason dito ha. Tumataas yung kilay ni Rafflesia tol. Oo nga eh, parang may... May katapat na eh, no? May umahamon eh. May umahamon eh, no? Yung 3-bar setup, nagiging 8-bar setup eh. Oh, pero makukuha na naman Hades, okay? Batay dito. Of course, mahabol si Eason dito just to zone out Hades dito. Pero ang naiwan ay yung Tamos dyan. Dinamon nyo ni Dairot dito. Yung Tamos bigla doon. And, yup. OML. Oh, ayun ba man, lumigod! Lumingon, bumiglang liko, Ramon Henley, muntikan na, ladies and gentlemen, pero di rin siya makakatakas, I think, dahil unstoppable portion. Yeah, men, yeah. Ang hirap kasi kapag laban mo yung Atlas at saka Popol on Kupa, yung laban, hindi 5-on-5 eh, 7-on-5. Kasi mayroong extra aso, tapos mayroong kang extra squid. Yeah. Sa Archangel Esports, ang daming units na kailangan targetin ngayon ni Bensanity for the ejector, kaya wala sila mapitas. Yep. Diba ako na, Chin? Yep. And look at that, Escalera nga, hinuhold niya pa dito yung ultimate niya after the setup ni Eason. This is now, we can dare say, lamang na po talaga, lang malinis na dito. Ang Archangel, that is a big lead now. They're removing now the turrets outside the base of Signal Ultra. They are capable of actually removing that inner mid lane turret then. Inhibitor turret na yung babantayan ngayon dito ng Signal Ultra. They can still make a play. WML pa rin tol. Imba DJ is still there. Luyi pa rin naman yan. Oo, WML pa rin. Hindi pa rin matatawaran kasi again, lahat ng turtle ata ay napunta kay Hades. So, eventually may item sila. I think lugi sila dito ng dalawang fights, ng dalawang clash. Pero men, ang nangyayari kasi, yung pagkukulang dito ng Archangel kanina, kapag nakapag-stop si Eason, kailangan nila lumapit lahat for the damage. Pero ngayon, hindi eh. Kasi bukod sa may trap sila, meron silang long range meteor shower na sumushoot lagi sa isa or dalawa. And ang pinaka nagiging ano dito, pinaka nagiging biktima, si Bensanity. Walang matarget si Bensanity ngayon, Kuya Shinbu. Alam mo kung may Ben and Ben, may Bensanity. Oo nga, kung may Ben and Ben, may Bensanity din dapat. Pero tol, alam mo, may sasabihin lang ako tol ah. Oo. Parang nag-aaway sa MVP ngayon si Saxe at saka si Eason dito. Look at that KDA on Eason. 2-0-13 for attack. Tapos yung mga setup, grabe. Setup is real eh. No? Alam mo, parang kang battle MC na hindi narebatan. Kaka-setup mo. Eason, cut! Oh my God. Nice cut mula kay Eason doon. Tapos sumubok pang lumabas. Pero bawal lumabas, pare, Yasuo. Op, Saksa, biglang mag-spectre dash. Willing sila. Gagawin nilang butiki yan, tol. Dragon dance. Men, hindi. Tapos na, Chinese New Year, may dragon dance pa rin. Signal on. Nabibitin. Pag namali yan, dragon dance. Si Chenelasin yan, tol. Kaya na sumagot ng Archangel ngayon dyan, tol. Hindi pala siya dragon ka, tol pala siya. Yun na lang yun. Yun pala yun, Kuya Shin. Archangel Esports. Improving. Looking good. Improving to everyone. At sila, apat. Ano nang gagawin ng signal? Ito na naman ang Squid Balls. Fatal Links. Pero nice purify para kay Rhea. Malalaman natin talaga. Alam mo, sobrang init ng dugo na itong Ignite Esports na itong Archangel Esports. Ang tagal nila talaga. Pangarap nila makapasok sa MPL. They fell bad. Alam mo yon. Nung qualifiers. Oh, nung dating qualifiers. Ikalawang qualifiers na nila to sa totoo lang. Pangalawa na to. Ignite. Archangel Esports. Isa sa mga teams talaga na nangangarap pumasok. And eto na nga. Malapit na nila maabot. Then again, best of three to, pare. Best of three. And kanina, eto na. Yung mga ganyang dikit-dikit ng Luyi, oh. Yung mga ganyang dikit-dikit ng Luyi. Yan, Eason po. Ay, naku, huli kami sa inyo sila. Okay, Drumagon sa likod. Wala naman magagawa yung Dragon doon. Eason lang, zone out na lang din.
Okay, steady, steady. Alam mo, tol, kung nahulaan ni Eason yun. Kung nahulaan, i-6 lang daw sa 4 yun. Tapos ang qualifier 10, tol. Oo, the qualifier fatal links. Yun yung pwede mangyari. Qualified na qualified ka, tol. Qualified na qualified. Nagsiset up ang signal ultra ng either ambush that time or isang magandang diversion ultimate. And then again, iba din ang spider sense ng Archangel. Malaki eskalera, tol. Ang sakit, tol. Eskalera, tol. Ituloy ang pagkambyo. Primera si ko. Oo, primera. Tertiary. Tama ka, ano eh. Yung damage nung kanyang Chango, kasing half din nung ano eh, mararamdaman mo sa puwet mo. Oo eh. Yung biyahing ano na, biyahing antipolo uga. Yung ano, yung alay na yung, ngalay na yung ano mo, no? Yung tawap mo. Oo, ngalay ka na. Kasi so, tayo. Tsaka ang lakas nung bass, nung speaker sa tawap mo. Oo, yung ano, yung sumakay ka sa jeep. Tapos hindi mo naman hindi ka na marinig nung ano nung nagda-drive kasi yung bass sobrang lakas at eto na. Hop, tungtong kaibigan. Okay, todo tugtog dito. Pero tingnan natin kung sino unang luluhod. That would be of the joy. Vensanity is gone here. Pero walang push na nagagawa dyan mga member dito ng Archangel Esports Radio on the top lane side. Yasuo does the job. Goes for Imba DJ. Went for the kick though. Flicker out. Phantom execution for the finisher. Sumagot dito siya. Pero lang kanyang sarili ring third rose. Tapos manakuha pa rin ang the puncture din. Ulit ni paring Hades. So nakaka-defensive pa rin. At nanggigigil pa rin sumagot. Etong mga taga-signal ultra against Archangel. Nangigigisumata pero mukhang lagot si Chujin dito. Eto na naman ang meteor shower na pinapaulan ni Escalera at pasag na naman ang Torre, the tower. Ladies and gentlemen, ay ubos na para sa side ng Signal Ultra Archangel Esports. Ang daming problema ngayon ng Signal Ultra. Men, yung Chichutog talaga, yung Squid talaga, beautiful ML para makapag-set up kagad ng ultimate si Escalera. At kitang-kita mo naman, Book is real. Archangel steps away para sa game number 2. Sabi nga nila eh, alam mo tol, parang yung mga fans ng Signal Ultra or kung kilala mo yung Signal Ultra, welcome to your initiation, boys. Welcome, hindi ka, boys. Hindi ka tunay na Signal Ultra. Kung hindi mo naranasan na maubusan ng inhibitor. Maubusan ng tore. Kung baga na isusulat yan sa history. Yan. Nasa kontrata nila yan eh. Nung pinilihan nila yan sa Signal. Clause 7, letter G. letter G. Players must experience a game. By losing all inhibitor turrets and try to win. Parang ganun eh. Parang the talent must experience. The talent must experience all tower down. Losing 3 inhibitors. Losing 3 inhibitors and then we need to win. Uy. May tumipi. Question sa taas. Ay. Si Hades lang yung tumipi. Ay. Sneaky sir na. Si Hades. Naku, di siya nakita. Patience pa, Hades. Patience pa, Hades. May demonyo sa gilid, tol. Ay, naku, pero na ako. Sa kabila pala. Sa kabilang ipayo ko yung laban. Binabantayan pa rin eh. Binabantayan pa rin. Hindi pa rin lumalabas talaga si Hades. Naku, boy. Ang hari ng underworld. Ang hari ng underworld. Oo, eto na ba yun? Eto na ba yun? Eto na ba yung comeback? Eto na ba yung nasa kontrata? Ito na ba yung nasa kontrata ko, Shin? Ito na ba yung clause 7, letter G? Ito na ba yun? Inaalam din ng Archangel. Asa si Hades? Hindi nila makita. My spider sense are tingling. Naku na, malapit ha? Supply! Awiticus, Maximus, Puncture pala yun. Double pa rin ni Eason. Pwede nila i-overchase yan eh. Buti na lang may UML. Tingnan natin ngayon, it's a killing spree already with the Lord secured here. Supply, mga Bobby Tricks! An attempt was made by Hades! Pero hindi kinaya natuto na ang Archangel ko yung Shinbu. Grabe yun! Grabe yun, tol. Nakakaba yun? Nakakaba yan. Teka here. Saksa galingan si Forma. Mamaalam si Saksa, tol! Shutting down ni Imba DJ dito. Pero ano yung number nila? Meron pa bang ibang source ng damage dito? Mega kill na kariwada yun. Siyempre ni Paring Keke. That's gonna be it. Mukhang wala na yatang peking maibabato dito mga membro ngayon ng Signal Ultra because the Lord is coming in. Eto na! Fly, ladies and gentlemen. At ang unang kumpas ng pakpak mula sa Archangel ay ating matutunghayan on this game 1. Teka lang.
Ay, ano, nandadapas sa akin. Yun na yun talaga. Game number one, and that's it. Archangel Esports. What's this one?